Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwentong ibinahagi sa atin ni Ma'am Dayan. Sa nakaraang bahagi ng kwento ay hinabol sila ng isang malaking paniki na nagmula sa loob ng bahay na tinatawag nilang quarter. At noong natutulog naman sila, ay sinubukan ding hilahin ng mabalahibong kamay si Ma'am Dayan papunta sa may butas. Mabuti na lamang ay nagising siya agad at pinagtulungan nila iyong maitaboy. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Matapos ang pangyayaring iyon, Sir Carl, ay hindi na muna talaga ako lumabas ng gabi. Feeling ko ay bumabalik ang pobya ko kapag gabi. Kapag umaga naman ay lumalabas naman ako, pero hanggang hapon lang. Kapag nakalubog na ang araw ay nasa loob na talaga ako. Kahit nga sa loob ng bakuran ay hindi na talaga ako tumatambay kapag nakalubog na ang araw. Ilang buwan din ang lumipas mula noong naganap ang paghabol sa amin ng paniki at paghila sa aking binti. Isang hapon noon, sinabi sa akin ni Ate Bebe na wala raw siyang kasama magpastol ng kalabaw. Wala kasi noon si Kuya dahil isinama ni Papa sa biyahe. Tapos si Lolo ko naman ay dumalaw sa lugar nila. Kaya ako o di kaya si Ate Lili lang ang pwedeng sumama sa kanya. Kaso ang problema naman sa pangit kong ating iyon ay ubod ng kamalditahan at hindi maaasahan sa ganung gawain. Hindi naman kagandahan. Hehehe, joke lang po. Baka mabatukan ako ni Ate kapag narinig niya ito. Kaya ako na lang ang sumama kay Ate Bebe para magpastol. Hindi niya naman kakayanin mag-isa. Tatlo kasi ang kalabaw namin. E masyado na iyong mahirap kung isa-isa niyang babalik-balikan. Habang naglalakad ay sinabi ni Ate Bebe sa akin, "Bunso, bilisan natin maglakad. Maaga pa naman oh. Manguha muna tayo ng ligaw na ampalaya at daludaw." Ugat po iyon ng gabi na masarap gulayin at gawing adobo. Kaya ayun na nga po. Dahil sa mataas pa naman ang araw, kaya nanguha na muna kami ng mga gugulayin. Hanggang sa hindi na namalayang, malapit na pala lumubog ang araw. Naalala na lang namin ang oras noong magsimula na kaming makarinig ng tunog ng kuliglig. Bigla akong tumayo at sinabing, "Tara na te, tama na yan, baka gabihin na tayo." Tila naalimpungatan naman si Ate at nagulat din noong mapansin ang unti-unting pagdilim ng paligid. Kaya dali-dali niya nang inilagay ang mga ugat ng gabi sa sako. Ako naman ay sinimulan ng tanggalin ang pagkakatali ng mga kalabaw namin. Noong makaaho na si Ate sa kanal ng palayan, ay dali-dali na rin siyang pumunta sa isang kalabaw at hinila para masakyan. Ako naman ay pinakawalan ko na ang dalawa pang kalabaw at sumakay na rin sa isa sa mga iyon. Habang naglalakad ang kalabaw, ay panay ang pag-inga nito at pagbubuga ng hangin sa ilong. Iyon bang parang nababahing? Tapos panay din ang wasiwas ng kanyang sungay. Sa hindi kalayuan o doon sa may bahaging tubuhan, ay natatanaw ko ang matandang si Lola Rusing. Ang matandang iyon po, Sir Carl, ay talagang puti na ang lahat ng buhok. Noong makita ko iyon,
ay agad kong sinigawan si ate at sinabing pabilisin na ang pagpapatakbo ng kalabaw dahil papadilim na. Pero ang totoo po noon ay takot talaga ako doon sa matandang si Lola Rosing. Dahil marami ang nagsasabing bantog daw iyon na aswang. At marami na rin ang nakasaksi na kapag hapon ay tumutuwad iyon at namumula na rin ang mga mata. Nakuha din naman ni ate ang ibig kong sabihin dahil dali-dali nitong pinalo ang kalabaw para makahabol sa akin. Nauuna kasi ako noon sa kanya ng ilang dipa. Habang mabilis ang paglalakad ng aming kalabaw, ay napansin kong tila binibilisan din ni Lola Rosing ang kanyang paglalakad. Noong malingat lang ako saglit, ay wala na ito sa daan sa may unahan. Hindi naman siya pwedeng lumiko kasi wala namang malilikuan. Hindi rin siya pwedeng magtago sa mga gilid ng tubuhan kasi maliliit pa lang ang mga tubo na halos hindi pa nga lalampas sa tuhod ko ang tangkad. Ipinagtaka ko talaga iyon dahil imposible naman na bigla na lang siyang mawawala. Napansin kong tila nagagalit ang sinasakyan kong kalabaw. Panay ang singhal noon at pagwasiwas ng sungay na para bang meron siyang sinusuwag na tao sa harapan namin. Tumitindig na rin ang mga balahibo, pati na rin ang tenga ng kalabaw na sinasakyan ko. Ang sinasakyan naman ni ate ay bumibilis na rin ang pagtakbo na panay na rin ang pagbuga ng hangin habang nagwawasiwas din ang sungay. Hanggang sa bigla na lang lumitaw si Lola Rosing sa may gilid ng kanal, sa mismong tabi ng kalabaw na sinasakyan ko. Dahil doon ay nagulat ako at napasigaw. Ay, impakto! Nakita kong nakatayo ang buhok noong matanda at iba na rin ang kanyang itsura. Mabalasik na siya kung makatingin na animoy galit. Nagbabaga na rin noon ang kanyang mga mata at nagkakaroon na siya ng mga balahibo sa kamay at sa braso. Pero kahit ganun ang itsura niya, ay nakikilala pa rin namin siya. Dahil sa gulat at takot ko, kaya inihampas ko sa kanya ang tali ng kalabaw. Tuwing magtatangka siyang lumapit sa akin, ay sinusuwag siya ng kalabaw, kaya muli itong napapaatras. Eh dahil sa hindi niya nga ako maabot, kaya ang kalabaw ang pinagdiskitahan niyang kalmutin sa bahaging puwitan. Para siguro, tumakbo iyon ng mabilis at maihulog ako. Kaso, matapang rin ang kalabaw namin, hindi iyon tumakbo. Bagkus, ay sinusundan pa siya noon kasabay ng pagsuwag ng sungay. Dahil sa malikot na ang kalabaw, kaya dumapa na lang ako sa likod noon at kumapit sa parang buto na nakaarko para hindi ako malaglag. Si ate ko naman ay panay na ang pagsigaw ng tulong sa mga oras na iyon. Kaso nga lang, dahil naroon pa kami sa may malapad na lote, kaya malayo talaga sa kabahayan at imposibleng may makarinig sa amin. Kinalaunan ay sumigaw ako ng, Ate! Patakbuhin mo na ang kalabaw mo! Mauna ka na! At humingi ka ng tulong kina Tiyo at sa mga pinsan natin! Sinunod naman ako ni ate at pinatakbo na ang kalabaw niya. Kaso, sa kamalas-malasa naman, ay nahulog si ate sa kalabaw. Napasama ang kanyang pagbagsak at nawala ng malay. Sa kalaunan, ay nalaman kong patagilid pala siya noong bumagsak at nadaganan niya ang kanyang kamay.
Nabali ang kanyang kamay at humiwalay ang dugtungan ng siko. Noong makita ko si ating naroon na sa lupa, ay tatalon na sana ako para tulungan siya. Kaso bigla namang nahawakan ng matandang si Lola Rosing ang paa ko. Kaya ayokong lumundag dahil baka ikapilay ko pa kapag hindi maganda ang naging pagbagsak ko at tuluyan pa akong maikupo ng aswang. Kaya nagpatuloy ako sa pagsigaw ng tulong habang panay naman ang pagsuwag ng kalabaw sa matanda na nakahawak sa paa ko. Sa awa ng Panginoong Diyos, dahil napadaan sa kinaroroonan namin ang anak ng kaibigan ni Papa na si Kuya Ray. Narinig niya pala ang sigaw ko habang naroon pa siya sa bahaging malayo pa sa kalsada. Dali-dali siyang tumakbo para alamin kung sino iyong humihingi ng tulong at naabutan niya ngang hinihila pa ng matanda ang aking paa. Galing daw siya noon sa Kawayanan, kaya meron siyang bitbit na sanga ng kawayan na meron pang mga tinik-tinik ang dulo. Agad niyang tinakbo ang matandang aswang at pinaghahampas noong sanga ng kawayan. Noong humarap iyon sa kanya, ay agad niya itong nakilala, kaya bigla na lang siyang napasabing, "Aling Rosing? Ay lintik talaga! Kiaga-aga pa nang bibiktima ka na agad! At ang mga anak pa talaga ni Nong Nesto ang biniktima mo!" Dahil sa lakas ng pagkakahampas ni Kuya Ray noong sanga doon sa matanda, kaya napalingon iyon sa kanya at umangil. Tapos noong muli iyong hahampasin ni Kuya Ray, ay bigla na noong binitawan ang paa ko. Umatras ng kaunti, tapos umangil na tila dudumugin niya na si Kuya Ray. Kaya dali-daling hinugot ni Kuya Ray ang kanyang nakasukbit na itak at itinusok sa lupa sabay amba doon sa matanda. Noong makita ng matanda na handang lumaban si Kuya Ray, ay bigla na lang iyong kumaripas ng takbo. Parang aso iyon kung tumakbo. Sinigawan pa nga siya ni Kuya Ray at sinabing, "Humanda kang matanda ka! Patay ka talaga kay Nong Nesto! Wala ka nang pinipiling biktimahin eh!" Noong makalayo na ang matanda, ay inalalayan na ako ni Kuya Ray na makababa. Tapos nakita niya si ate na naroon sa unahan at wala pang malay. Kaya pinuntahan namin si ate at ibinangon. Tinapik-tapik niya pa ito sa mukha para magising. Eh dahil sa hindi pa rin iyon magising, kaya pinasandal niya muna si ate sa akin. Tapos naghagilap ng damong mabaho. Dinurog niya iyon at pinaamoy kay ate Bebe. Saka naman unti-unting nagkamalay si ate. Noong nagkamalay na si ate, ay iyong kanyang kamay ang una niyang ininda. Sobrang namamaga na kasi talaga noon ang braso niya. Hindi niya maiangat o kahit pa maigalaw. Noong nahimasmasan na si ate, ay maingat iyong isinakay ni Kuya Ray sa kalabaw, saka sumampa na rin doon para merong mag-aalalay kay ate. Ako naman ay dali-daling dinampot iyong sakong dala ni ate na pinaglagyan ng gulay at sumampa na rin sa kalabaw. Inihatid nga kami ni Kuya Ray hanggang sa bahay. Noong makarating sa bahay, ay agad akong sinalubong ni kuya ko, tapos sinabing, "Oh, ba't ang tagal nyo naman nakauwi? Maaga pa raw kayo umalis ah, para kunin lang ang kalabaw. Tsaka bakit ka humihikbi bunso? Nahulog ka ba sa kalabaw?" Tanong pa nito sa akin na hindi ko na nasagot dahil sumigaw na sa may likuran ko si Kuya Ray. "Tol, alalayan mo ako!
Nasaan si Manong Nesto at Manang Elena? Sinagot naman siya ni Kuya. Nasa likuran, Tol. Naglilinis ng manok na lulutuin. Lumapit na si Kuya sa kalabaw na sinasakyan nila Ate at Kuya Ray. Ate! Ate! Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi naman nakasagot si Ate na mukhang namimilipit pa sa sakit ng braso. Si Kuya Ray na ang nagsalita. Tol, alalayan mo mabuti si Ate mo pababa. Baka bigla na lang itong bumagsak. Mahina pa siya at malala ang tama. Nataranta naman si Kuya at sinabing, "Alika na, te." Wika nito habang dahan-dahang ibinababa si Ate. Noong nakababa na si Ate, ay bigla na lang iyong napasigaw dahil sa sakit. Nahawakan pala ni Kuya ang braso niyang may bali. Dahil sa lakas ng pagkakasigaw ni Ate, ay dali-dali namang napatakbo papalabas ng bahay sina Mama at Papa. Pinaupo na muna saglit si Ate sa may gilid habang itinali muna nila Kuya Ronald at Kuya Ray ang kalabaw. Ako naman ay naroon lang din sa gilid ni Ate na nangangatog at humihikbi dahil sa nangyari. Dahil sa hindi pa nga kami makapagsalita, kaya si Kuya Reyna ang nagpaliwanag. Ay, Nong Nesto! Nadaanan ko yan sila! Habang sumisigaw na humihingi ng tulong yang si Cute, doon sa may bakanting bahagi ng palayan. Buti na lang at sa kalsada ako dumaan at hindi sa shortcut. Naisip ko kasi na aabuti na rin ako ng dilim kahit sa shortcut pa ako dumaan. Kaya nagkalsada na lang ako. Naabutan kong hinahatak ni Aling Rusing ang paa nitong si Cute mula sa kalabaw. Buti na lang at hindi nahulog eh. Tapos matapang rin yung kalabaw nyo dahil sinusuwag talaga ang matanda. Kaya hindi nga halos makalapit ng tuluyan. Pero naaabot niya ng maraming kalmot. Kaya marami yung kalmot sa binti. Matapang din ang batang yan ha. Dahil hindi talaga nagpadaig sa pakikipaghilahan doon sa matanda. Kung nagkataong nahulog yan, baka nalapa na yan ni Aling Rusing. Salamat na lang din talaga at dinala ako ng aking mga paa sa rutang iyon. Dahil kung hindi, baka patay na yung dalawa. Iyang si Bebe naman daw, nahulog noong pinatakbo niya ng mabilis ang kalabaw. Tapos napasama ang bagsak kaya nabalian at nawala ng malay. Mahabang paliwanag pa noon ni Kuya Ray. Inasikaso na nga nila Mama at Papa si Ate at sinabihan si Kuya Ray. Noy, huwag ka munang umalis ha. Dito ka na maghapunan. At ihahatid na lang kita mamaya ng kabayo. Delikado na rin sa daan. Tsaka meron ako dyang tuba galing Kilabayaw. Pagsaluhan natin pagkatapos ng hapunan. Pupunta rin dito mamaya si Bayaw eh. Tumango naman si Kuya Ray sa sinabi ni Papa. Dahil sa abala sila Mama at Papa sa pag-aasikaso kay Ate Bebe, kaya inutusan nila si Ate Lily na siya muna ang magluto. Ito po yung ate kong nagmamaganda na nagdadabog dahil ayaw noon na nagluluto. Kaya pinagalitan naman siya ni Papa at sinabing, "Anong dinadabog-dabog mo dyan, Lily, ha? Nakita mo na ang sitwasyon ng mga kapatid mo. Hindi ka pa makaintindi." Dahil sa nagmamaldita talaga ang ate kong iyon at nagmamaganda, kaya umirap lang iyon kay Papa at sinabing, "Ito na nga, magluluto na. Nakitang may ginagawa pa ako sa taas eh." Sinagot naman siyang muli ni Papa. "Eh di sige, tapusin mo na muna yung ginagawa mo sa taas at huwag ka munang magluto para wala ka rin kainin." Sumimangot na lang noon ang maldita kong ate. Hanggang dito po muna ang kwento nating ito ha. Huwag po kayong mag-alala. Dahil sisikapin kong maging sunod-sunod
ang upload nitong padalang kwento sa atin ni Ma'am Dayan. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.